Magandang araw, klase. Isang araw na naman na hitik sa kaalaman ang ating pagsasaluhan. Samahan ninyo akong pakinggan ang isang alamat. Handa na ba kayo? Tayo na't ating simulan. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated sa mga bagong upload na aralin at mga alamat na kapupulutan ng aral. Ang akdang inyong matutunghayan ay pinamagatang ang alamat ng Bayabas. Noong unang panahon, may isang bayan na pinamumunuan ng isang sakim at mapagmataas na hari. Si Haring Barabas ay kinatatakutan ng kanyang mga nasasakupan, ngunit palihim din nila itong kinamumuhian. Walang ibang alam gawin ang hari, kundi ang mag-utos at pagalitan ang kanyang mga alipin. Ang mga utos pa man din nito ay imposibleng gawin at hindi makatwiran. Ang hari ay mahilig kumain, matulog, at mag-aksaya ng kayamanan niya. Nagkaroon ng matinding taghirap sa kanyang kaharian. Hindi maganda ang naging ani ng mga magsasaka at naging mahina ang benta ng mga mangangalakal. Ang lahat sa kaharian ay inutusang magtipid upang makaalpas sa taghirap na kanilang nararanasan. Lahat nga ng tao ay gumawa ng kanya-kanyang paraan upang makatipid maliban sa isang tao. Ang mismong hari na si Barabas ay hindi sumusunod sa kanyang utos. Wala itong pakialam na naghihirap ang mga taong kanyang nasasakupan. Patuloy siya sa paglustay ng kanyang kayamanan sa mga walang kwentang mga bagay. Habang ang lahat ng tao ay nagtitipid at minsan lang sa isang araw kung kumain, ang hari ay parang piyesta kung magpaluto sa kanyang mga alipin, iba't ibang putahe ng iba't ibang mahal na klase ng pagkain ang kanyang ipinapahanda. At ang masaklap pa dun ay siya lamang ang kakain ng mga pinaluto niya. Maski sobra ang mga pagkain ay hindi niya niyayaya ang kanyang mga kasambahay o ang mga taong bayan na saluhan siyang kumain. Ang mga hindi niya maupos ay hinahayaan lang niya hanggang sa tuluyan na itong masira at hindi na pwedeng makain. Isang araw, habang nagpipiesta ang hari sa harapan ng kanyang palasyo, ay may lumapit na isang matandang pulubi. Humingi ng limos ang pulubi maski pagkain na lamang pantawid sa kanyang gutom. Ngunit hindi pinansin ng hari ang matanda. Sa halip, pinagtabuyan pa niya ito. Nawawalan daw siya ng ganang kumain dahil sa mapahong amoy ng pulubi. Nagalit ang pulubi at sinabi sa hari na dahil sa kasakiman nito ay bibigyan niya ito ng isang leksyong hindi niya makakalimutan. Hindi pa natatapos magsalita ang matanda ay biglang kumulog at kumidlat. Ang hari ay unti-unting nagbago ang anyo. Nagsisigaw itong humihingi ng tawad sa matanda. Ngunit huli na ang lahat. Biglang naglaho ang matanda, habang ang hari ay naging isang ganap na halaman. Nakita ng taong bayan ang lahat ng pangyayari at nang lapitan ang halaman ay may nakita silang bunga nito. Ito ay bilugan at may koronang nakapatong. Ito na nga ang kanilang hari na si Barabas, na dahil sa kasakiman ay naging isang halaman. Mula noon, tinawag nila ang halaman na Bayabas mula sa pangalan ni Haring Barabas. At dyan nagwawakas ang alamat ng Bayabas. Matapos nating matunghayan ang alamat, natutuhan natin ang maraming aral na tunay na mailalapat sa ating pang-araw-araw na gawain.
natutuhan natin na palaging pairalin ang pag-ibig sa ating kapwa. Ang paglalagay ng ating mga sarili sa sapatos ng ibang tao ay makatutulong upang maunawaan na ang bawat isa ay may kani-kaniyang suliranin at pinagdadaanan sa buhay. Walang suliranin ang hindi kakayanin kung ang bawat isa ay magtutulungan. Ikaw ay labis na pagpapalain ng poong may kapal kung ang mga biyayang iyong natatanggap ay ibabahagi sa iba. Oh, 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 oh